Inaasahan ho natin na siguro sa parting to, kasi pag pinag-usapan ho natin yung mga eskwelahan, ano, pagbukas ng 24 ho ng Agosto ba yan, kailan, eto dito medyo nagkakaroon ng kalituhan, especially doon sa mga public school natin. Okay, kung kayo ay magulang, ako ho'y nagsisin, I can understand. Naintindihan ko ang inyong pangamba, particular, ako ay ama rin ako, sa mga anak natin na papasok sa eskwela pagkatapos August 24, na parang sasabihin ninyo, eh, kung wala pang bakuna, bakuna muna bago pasok sa eskwela. Eh, mga bata yan eh. Expose natin sila. Mabuti sana sa mga private school magagawa ho yan, kasi may kaya nila magbayad ng tuition, so may mga gadget na sila. Pwede mag-online, may internet. Pero paano naman ho yun sa public school? Wala naman silang laptop. Paano naman ang mga public school teacher na wala rin mga laptop? Paano sila? Yung iba sa kanila, hindi sila educated, hindi sila, pagdating sa teknolohiya ng laptop, matatanda na, hindi nila marunong. Alam nila, pencil at paper. Paano naman yung signal pagdating sa mga internet? O di yun ho, ang pinag-uusapan natin. Kasi madaling sabihin online, kasi iba sa private school sa Metro Manila at mga nakakapag-afford sa private school, that you can have your teacher call you. Pwede kang tawagan ng teacher at magulang, tapos nag-guide kung ano yung lessons at nagkakaroon ng bagay na kung magagawa yung sinasabing online schooling muna. Pansamantala habang may COVID-19 pa, hanggat wala pang bakuna. Eh paano yung sa public school? Yan ang magiging problema. Pero marami nagsasabi, Boss Ben, sa Luzon lang naman yan. Pero sa mga probinsya, may mga probinsya na hindi naman hindi naman apektado. COVID-19 free sila. Okay, fine. So, makukontain na lang yung iba na lang na marami. Sa Metro Manila, hindi lahat makapag-afford ng internet. Okay, maraming solusyon ho dyan. Merong iba kasi nagpo-push na kung maaari, igawan ho yung teleskwela sa telebisyon na sasabihin sa mga radio stations at teleradyo, di ba? Teleskwela o radyo eskwela, pwede. So, history lang ito. Maraming mga estasyon dyan, walang mga ginawa, kundi mag-iingay yung mga, magbubulahaw lang ng mga, wala namang katorya-torya. So, yan ang estasyon. Lamanan na lang yan. Ibilhan ng black time. Sustentuhan ng gobyerno. Tsaka isa pa, pag isang radyo at TV, obligado kayo na binigyan kayo ng prangkisa, sa katumbas ng prangkisa, public service, sa ngayon ng krisis, maglaan kayo ng oras. Hindi yung sasabihin sa government station. Eh, gobyerno nga nang bibigay ng prangkisa sa mga pribado. Kaya yung mga estasyon na mga pribado, huwag nyo sasabihin, doon sa gobyerno. Hindi, teka muna. Eh, malalakas yung ratings ninyo. Kilala kayo kung sino-sino kayong mga estasyon. Maglaan kayo ng teleskwela. Obligahin kayo. Para nang sa ganun, total, abot sa probinsya, manood. Kung sino ba ngayon nangunguna? Wala ng ABS-CBN. At kung sino nangunguna, kayong programa ninyo, yan, magteleskwela kayo. Humingi kayo ng dole out humingi lang kayo ng dole out sa, tawag dito, sa gobyerno. Pero, sasabihin lang ng gobyerno, you know, the license, franchise, is a privilege, it's not a right. It comes with responsibility. Siyempre, iba, balita, kinakailan mo ng balita, kaya, isa sa mga requirements bago ka mabigyan ng prangkisa. Eh ngayon, crisis, isa sa mga para gampanan mo, ang responsibilidad mo katumbas niyan ay tungkulin, pananagutan, maglagay kayo ng teleskwela or radyoskwela. Maraming istasyon ng radyo, marami dyan, puro bulaho, puro mga makikita mo, kabuisita ng narinig mo. Puro mga aswang, ewan, parang kinilite sa tumbuna. Mga hindi mo maintindihan. Kaysa naman yung mga magamit kayo sa mga probinsya. Kayo magteleskwela, radyoskwela. Ngayon, di ba ba? Kasi kung internet, paano yung sa mga probinsya na hindi nakakaroon? Basta't may television, di ba? Alam niyo naman na traditional TV. Diyon ho tayo babawi. Kasi sa Thailand, digital economy and digital society, ipoprovide sila ng internet connection sa mga underprivileged. Pwede natin gawin yan sa mga telecommunication. Obligahin sila. Maglaan din ng libre. Paano kung sa, wala po kaming laptop, wala po kaming cellphone, paano naman ang aming anak? O, television! Wala po kaming TV. Radyo!
Nabuhay tayo ng radyo ng araw pa, panahon pa ni Kopong-Kopong, imposible naman yan. O di, matuturuan ngayon, o radio, radyo eskwela, dami dyan. Kayo mga pribadong istasyon, huwag niyo sasabihin, sa gobyerno dapat yan. Oo, pero may obligasyon kayo, prangkisa ninyo. Kaya, solusyon, kung sakaling may COVID-19 pa rin sa Agosto, ay daming istasyon ng total, number one naman kayo. Number two, o kung sino ba mga kanyan, ay sige, maglaan kayo na mga tele, sigurado may meron kayong viewers.